also agree na dapat bigyan natin ng tamang value sa mga kabataan. Dapat inuturo sa school na pamasama ang extrajudicial killing, masama ang rentaki, masama si Marcos, na marami siyang human rights violation, ay sa ngayong panahon. Dapat tinuturuan natin ang kabataan na respetuhin ang buhay, ang human rights, respetuhin ang buhay ng lahat at hindi dapat pumapatay ang ating mga gobyerno. At hindi lang nanakaw ang ating gobyerno. Diyan tayo magkakaroon ng mga mabuting generasyon ng kabataan. Thank you. Attorney Gadon, you have 45 minutes for interpellation. Yes. Yes, Attorney Gadon, you may now interpellate with Attorney Espiritu. 45 seconds. Palagi na lang pinapoint out niya, palagi nila sinasabi yung human rights violations ni Marcos. Eh, unang-una, sino ba ang nagpapatay doon sa mga NPA na gusto sumilender? Eh, di ba si Joma? Oh. Eh, bakit hindi yung sustain si Marcos? Do you have 30 seconds? Sino bang bumomba sa Plaza Miranda? Yes. Ha? Sila Joma. Okay. I'll go by the way. Ito ay sing-sing-sing kay Marcos. Yun, it's my time. We should not use this form for a propaganda against the Marcoses. It was intended. Yes, Attorney Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu's rebuttal. Kung binuksan mo ang usapan, huwag mo akong pagbawalan. I go by the record, Amnesty International, 3,257 ang pinatay noong panahon ni Marcos. 35,000 ang mga pinatay. It's my time, huwag kang bastos. It's my time. 35,000! Human rights victims. Nung in-implement nila dito, nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang na-present ang ebidensya. Pagdating sa court of appeals, wala rin. So, asa yung sinasabi nila yung human rights violations? Sample, Espiritu! Attorney Roque, that would be 45 seconds. Yes, Roque. Ano ang nangyari sa nakaraan? Inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violations sa Amerika. Wow! Yun, oh! Ito! Yun! Masapul! Decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrator sa Ferdinand Bobo Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnaraw. Oh, diba? Yun! Sige! Microphone is being silenced all the time when I do my rebuttal. Can I be able to continue without my microphone being turned off? Okay, with all due respect to Attorney Harry Roque, I know your history. You were anti-Marcos before. You were for human rights before. Your life is... You spent your life against the Marcoses, you work for human rights, and now that you were given a Senate spot under the party of Bongbong Marcos, you cry hallelujah and praise Marcos. Okay. Thank you, Attorney Espiritu. Since you alluded to Attorney Roque, we will give him 30 seconds for sige. Just for the information of our candidates, your microphones will be silenced when others still have time. So that's something that they do to give others opportunity to speak. So Attorney Roque, since you have been alluded to, you have 30 seconds for a rebuttal. There was nothing respectful with what you said against me. Ang katotohanan po ang pinag-uusapan, hindi po ang patay na Marcos, ang pinag-uusapan ang buhay na Marcos. Yun, kana! Oh, di ba? Nagkasala, pero yung mga hindi po gumawa ng kahit anong kasalanan, huwag po natin idamay sa sisi. Yun lang po. Okay.